Sunod-sunod ang operasyon ng Department of Agriculture laban sa mga agricultural smuggler. Giit na ahensya, makokompromiso ang food safety sa bansa kung hindi mahihinto ang pagpupuslit ng mga produkto. Ngayon ang balita si Bernadette Reyes. We have to stop yung agricultural smuggling because of primarily food safety. Malinaw ang mensahe ng Department of Agriculture laban sa agricultural smuggling para hindi raw makompromiso ang pagkain sa hapag. Kaya naman sunod-sunod ang mga operasyon laban sa mga smuggler. We are on the lookout for those smugglers. Kahon-kahong bans o siopaw ang tumambad sa container van na inspeksyonin ng DA sa Manila International Container Port. Pero nakukubli pala rito ang sako-sakong smuggled na pula at puting sibuyas. Sa magkahiwalay na operasyon naman noong December 14 at 19, walong container van na naglalaman ng illegal na sibuyas at frozen goods ang nasabat. Nagkakahalaga ang lahat ng ito ng 88 million pesos. Base sa impormasyong nakalap ng DA, mula ito sa China. Inihahanda na raw ang kasong paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Food Safety Act. Kaya ako kami makikipag-coordinate na ngayon sa DOJ with Secretary Remulla to create a legal team, a legal task force that will really investigate itong buong network na to. Sa price monitoring ng DA, 380 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pero sa ilang tindahan sa Quezon Memorial Circle, walang mabiling pulang sibuyas. Sa halip, puting sibuyas ang ibinebenta sa halagang 400 pesos kada kilo. Sobrang mahal po talaga ng sibuyas pula po. Lahat po kasi wala na po kayong makuhaan ng sibuyas. Sobrang mahal, nakakalungkot. Dati po kasi ang bili lang po namin dyan, 3 piso, 5 piso. Ngayon po sa 10 piso, napakabigat po sa bulsa. Pero tiniyak ng DA na sapat ang supply ng pulang sibuyas ngayong magpapasko. Sa isang warehouse sa Nueva Ecija, nakita ng DA na may nakaimbak na mga sibuyas na ani na mga lokal na magsasaka. Nakatakda raw itong ibenta sa Metro Manila. Bukod dito, inaasahang may aaning sibuyas sa susunod na taon. Yung Tarlac and the Pangasinan area may harvest. Kasi dun sa Nueva Ecija, lahat ho nagtatanim. Ang sabi naman nila na sa ngayon, mukhang nag-umpisa palang tumubo. Siguro by April or March, no? Kasi 4 months naman yan bago mag-harvest. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.